O kita nyo, ni hindi nga pinansin ni Jesus ang kanyang ina eh. It's break time. Pahinga po muna saglit at samahan niyo po ako sa munting pagninilay at pakikinig sa mabuting balita natin ngayong 20 ng Setyembre 2022. Ang mabuting balita po natin ay mula kay Luke chapter 8 verses 19 to 21. Dumating ang ina at ang mga kapatid ni Jesus. Ngunit hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. Kaya't may nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Nais nilang makita kayo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos ang aking ina at mga kapatid." Ngayon po ay Martes sa 25 linggo sa karaniwang panahon. Narinig po natin ang isang tagpo sa buhay ni Jesus kung saan habang siya ay nagtuturo at nangangaral sa napakaraming tao na sa kanya ay nakapaligid, siya ay napigilan ng isang pasabi. Nasa labas umano ang kanyang ina at mga kapatid. Subalit sa halip na putuli ng kanyang pangangaral at pagtuturo, ay ginamit niya ang pagkakataong ito upang bigyang diin ang kahalagahan ng pakikinig sa kanyang mga salita at aral. Buong diing sinabi niya na ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos ang aking ina at mga kapatid. Kaibigan, lahat tayo na nakakakilala kay Kristo Jesus ay nais na magkaroon ng kaugnayan sa Kanya, hindi po ba? Ngunit, paano nga ba magkakaroon ng tunay at ganap na pakikipag-ugnayan kay Jesus? Sapat na ba ang mapabilang sa isang samahan? Sapat na ba na mapabilang sa isang grupo na nagbabasa ng salita ng Diyos upang sa ganun ay makaalam ng mga doktrina at aral ng grupong kinaaaniban? Kaibigan, higit pa po dito ang ninanais ni Jesus na pakikipag-ugnayan. Isang uri ng pakikipagrelasyon sa Kanya. No? Ang mataimtim na pakikipagrelasyon sa Kanya, ang pinakaninanais niya. Ang nais niya ay walang iba, kundi ang siya ay kilalanin, mahalin at paglingkuran bilang Panginoon at tagapagligtas sa Espiritu at sa katotohanan. Paano nga ba ito nangyayari? Una po sa lahat sa sakramento ng binyag. Oo, sa binyag. Ikaw at ako ay tumanggap ng kaloob na pananampalataya. Naging mga inampong anak ng Diyos Ama. Naging kabahagi ng katawan ni Kristo, ng kanyang sambahayan, na kanyang pinaghaharian ang inang simbahan. Tayo din po ay pinaging kabahagi ni Kristo Jesus na maging kanyang mga disipulo at mga sinugo upang makabahagi sa kanyang pagiging pari,
hari at propeta sa kasalukuyang panahon. Nakuha niyo po ba yun? Lubhang mabigat, di po ba? Punong-puno ng kung ano-anong mga bagay na nakalilito. Mabigat dalhin sa kaisipan upang ganap na maunawaan. Okay lang po yun. Hindi po kayo nag-iisa. Marami po tayong nabibigatan sa mga ganitong katuruan. Ang mahalaga po ay ito. Ikaw at ako, tayong lahat na tumanggap ng sakramento ng binyag ay pinagkalooban, no? Napagkalooban na ng kakayahan, ng kakanyahan bilang mga anak ng Diyos Ama kay Kristo Jesus sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kung ganun, ikaw at ako ay may dakilang dignidad na tumanggap ng dignidad bilang mga anak ng Diyos. Okay? So, ako at ikaw ay anak ng Diyos kay Kristo Jesus sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ano ngayon ang implikasyon nito sa karaniwang buhay natin sa araw-araw? Kaibigan, ang implikasyon po nito sa pang-araw-araw na ating buhay ay ang mabuhay ng may masidhing pakikipagrelasyon sa Diyos. No? Bilang ama, totoong ama, sa pamamagitan ni Kristo. Sa isip, sa salita, maging sa gawa, lalo na sa gawa. Maaari na kasi tayo kung gayon na maging tayo na ngayon ay mga kapatid na ni Kristo Jesus. Pwede ka nang maging kapatid, kuya, no, bunsong kapatid. Pwede ka maging nanay ni Jesus. Pwede ka maging tatay ni Jesus. At yung ganitong kaisipan, ang panlabas na tanda nito ay ang pagiging ay walang iba kundi yung ang tunay na makinig at tuparin anumang napakinggan mula sa kanya. Dahil hindi na siya iba, hindi kakaiba, kundi katulad natin, karelasyon natin, siya ay ating sariling kapatid at kaibigan. Di ba, pagka nasa paaralan kayo, pag may assignment, makipakinggan mo maigi. At gagawin mo yung assignment mo. Pag hindi mo nagawa yung assignment mo, aba, di po ba? Ganun din po sa buhay spiritual. Ano mang ating napapakinggan ay kinakailangan na maunawaan at tanggapin. Tanggapin at isabuhay. Gagawin kasi natin ano mang nais niya. Hindi lang dahil kailangan natin gawin, kundi gagawin natin sapagkat siya ay mahalaga sa ating buhay. Siya ay ating karelasyon. Siya ay ating Panginoon na tagapagligtas. No. So, importante po yun na dahil si Jesus ay kabahagi na natin ng buhay natin, karelasyon na natin, meron na tayong personal na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ang Diyos Ama ay atin ng Ama at si Jesus ay ang atin ng kapatid. At mayroon na tayong Espiritu Santo na nagbibigay ng lakas sa atin upang magampanan natin ang gampanin natin bilang mga anak ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung kaya't wala na iba pang dahilan para masabi natin na hindi ko kaya. Nahihiya ako. Kaibigan, kung sa pakikinig kay Kristo Jesus, ikaw at ako ay nahuhulma sa pagiging isang anak ng Diyos, kagaya mismo ni Jesus, ibig pong sabihin ito ay nasa landas tayo ng liwanag, kung saan ang liwanag ni Kristo Jesus ang ating tinatahak. Ito po ang misteryo ng pagkakatawang tao ng salita ng Diyos upang ang ating pagiging mga tao ay mapa sa Diyos at hindi mapasama. Halimbawa, marami pong magsasabi na ang mabuting balita natin ngayon ay patunay na hindi kinikilala ni Jesus si Maria bilang kanyang ina. Mas binibigyang bigat ni Jesus ang sa kanya ay nakikinig at tumutupad sa kanyang kalooban. Kaibigan, hindi po ito ang kalooban ni Jesus. Na masasabi mong, kita nyo na, hindi nga pinahalagahan si Maria. Bakit kayong mga Katoliko, labis-labis ang pagpapahalaga kay Maria?
malayo po ito sa katotohanan. Kasi kung ganun nga ang ginawa ni Jesus, eh di lumalabag siya sa ika-apat na utos, ang igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, hindi po ba? Kaya masasabi nating marami ang alam. Pero ang kanilang kaalaman na hindi kung ano ang kalooban mismo ni Jesus, hindi mula sa tunay na pakikinig, no, sa kalooban ni Jesus. Kaya naman, pakaigihan po natin ang ating pakikinig. Hindi sa mga sarili nating palagay o at opinyon, kundi sa pakikinig sa tinitibok ng puso ni Jesus na nakatala sa banal na kasulatan at pinakaiingatan ng buhay ng inang simbahan. Kaya ang sigurado po, ang kasiguraduhan ng pakikinig ay nasa pakikinig sa inang simbahan. Pagpalain nawa tayo ng Diyos si pagadya sa lahat ng masama at ihatid sa buhay na walang hanggan. Amen. Peace.